Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga pagkakasala upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itatagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Attalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia.
Dito sila nagmula sa gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil at mahabang palahon silang nanatili roon kasama ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Makamit at sumaatin ang langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin, hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Lason po talaga no, sa pag-iisip ng tao ang mga sulsol. Pag binabanggit ni San Lucas ang
mga tao sa kanyang mga sinulat, yun hong ebanghelyo ayon sa kanya, at dito sa mga gawa ng mga apostol, ang tinutukoy po niya ay ang karamihang tao o yung crowd na tinatawag. Kung paanong pagbinabanggit din niya ang mga Hudyo, ang tinutukoy po niya ay hindi ang karamihang tao ng mga Hudyo, kundi yung mga pinuno o mga punong saserdote. Sulsol, gatong at pagmamanipula. Ito ho yung ginawa ng mga Hudyo o mga pinuno o mga punong saserdote doon sa mga tao roon. Lahat ng ito'y gawa at pamamaraan ng demonyo o ng evil one. Ang kabaligtaran po nito ay ang pamamaraan ng ating mahal na pohong Jesus Nazareno, ang awa, habag, at pagpapatawad. So, kumusta po ang ating mga diskarte sa buhay? Kaninong paraan ang ating ginagamit para maabot natin ang itinakda nating mga layunin para sa ating sarili? Napakinggan naman po natin, ang mga tao'y dinalan ng pamamaraan ng demonyo o ng evil one sa tangkang pagpatay kay Apostol Pablo. Parang magaan pakinggan pagka tangkang pagpatay. Pero kung pakikinggan natin ito sa English, mas familiar tayo. Frustrated murder. Murder. Murder ho ito. Nabigulang. Frustrated murder. Halos takasan na siya ng ulirat. Hindi natin alam kung paano siya nakasurvive doon. Baka nagpatay-patayan na lang. Halos takasan na siya ng ulirat nang tigilan nila siya sa pambabato. Akala nga'y patay na. Napakasaklap sigurong mamatay sa pamamagitan ng pambabato. Ano ho? Pero ito po ang kanyang pinagdaanan. Ito po ang kanyang inagwantahan upang mula sa pagkahandusay, mula sa bingit ng kamatayan, ay muling bumangon at sumulong panglalo sa panibagong misyon sa iba pang lugar nang may mas maalab pa at mas masidhipang pagnanais na magpahayag ng mabuting balita sa pamamaraan ng kanilang sinusundan, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Saan po kaya tayo dadalhin ng pamamaraang ating pinili? Harinawang ganun pa po, ano? Yung tayo pa ang pumipili sa ating pamamaraan at hindi tayo ang pinipili ng pamamaraan kung saan wala na tayong kakayanang umoo o humindi. Kung hindi ganun, ano pa po ang ipinagkakaiba natin sa crowd na nauto na batuhin si Apostol Pablo kung wala na tayong kakayanang pumili? Ano pang kaibahan natin sa kanila? Sa kanila na nauto na batuhin si Pablo. Kung may kakayanan pa po tayong pumili at ang matalino po nating pinili ay ang pamamaraan ng mahal na poong Jesus Nazareno, paano po kaya natin malalaman ngayon na sumusunod nga tayo sa kanyang mga yapak?
sa pagsasakatuparan ng pangarap ng Ama na ginagabayan ng Espiritu Santo. Paano natin malalaman? Ang isang paraan marahil ay ang pagmamalay. Pagmamalay o awareness. Pagmamalay sa pananahan ng Espiritong Banal sa ating kalooban at sa kalooban ng ating mga nakakasalamuha. Pagmamalay din sa presensya ng iba pang puwersang sa atin ay nag-uudyok. Ang isa pang paraan ay pag nagdaranas na po tayo, katulad ng dinanas nila, ng maraming kapighatian sa pagsusumikap nating makapasok sa kaharian ng Diyos. So yun lang gusto kong ulitin lamang para matandaan natin at mabao natin sa paglabas sa misang ito, dalawang pamamaraan upang malaman natin na tayo ba ay pumipili ng tama at ang pinipili natin ay ang pamamaraan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang una, pagmamalay. Dalawang paraan naman ng pagmamalay. Minamalay natin kung present ang Espiritu Santo sa ating kalooban at sa ating kapwa. At ang isa pa ay yung minamalay natin kung may iba pa bang puwersa. At ang puwersang ito ay hindi lamang nanggagaling lagi sa demonyo o sa evil one. Maaring sarili natin. Sarili nating puwersa na hindi natin madistinguish kung ito ba ay sa Espiritu Santo o sa evil one. Kung ang nagtutulak sa atin ay sarili lang natin, ano-ano yung mga yun? Ano-ano yung mga puwersa na sa ating personal nang gagaling na hindi naman natin mai-assign kung demonyo o kung sa Diyos? Kapag ka ang ating mga kilos at ang ating mga desisyon sa buhay ay itinutulak ng pangangailangan natin ng power, prestige, at pleasure. At kahit ano'y gagawin natin para ang nakapitan nating power ay manatiling hawak natin. Doon naman sa prestige, kahit ano ay gagawin, kahit saan ay pupunta para lamang makapagpa-picture doon at may maipost sa Facebook. Prestigious yun. O kahit sinong mga malalaking tao ilalapitan, magpapa-picture kasama nila para pakiramdam natin ay malaki na rin tayo. Prestigious. O yung pleasure naman, lahat ng pain, lahat ng pait ng wala ka sa iyong comfort zone ay iiwasan mo dahil sa hindi naman talaga kaaya-aya ang pakiramdam ng nasasaktan. Pero kung ikaw ay nasasaktan dahil sa iyong pagsunod sa kalooban ng mahal na poong Jesus Nazareno, mayroong gain sa langit ang iyong pain sa lupa. At ayun, yung isa pang paraan na nire-review natin ngayon ay yung pagdumaranas na rin tayo ng maraming kapighatian sa pagsusumikap nating makapasok sa hakaharian ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, sa pagkakataon na ibinibigay lagi sa atin ng Panginoon na tumanggap sa kanyang banal na katawan, tumanggap din nawa tayo ng lakas. Hindi lang ng lakas ng pangangatawan, kundi lakas ng diwa
at ng kalooban upang matalino tayong makapili sa mga nagtutulak at humahatak sa atin sa iba't ibang direksyon. Makapagdesisyon nawa tayong matibay at tustusan din tayo ng grasyang magpapanatili sa atin sa paglakad sa daan ng katotohanan at ng buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingi natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan at sa bawat paghingi natin, atin pong itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligali, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang kapayapaang kinakailangan namin sa aming paligid at sa aming kalooban. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Aming hati, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang anak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin ang pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galaks na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa na sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pag-ibig ko sa inyo,
dapat at tunay kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwing kahit anong dilim anong lagim nang tatahakin kayo'y aalagaan gagabayan kailan pa man kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyo mabahala pagkat kapiling ako tuwing na. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na nagtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at mga hinihiling, pati na rin ang kanilang mga daladalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.